Good day, students. We would like to formally welcome you to Medicine 1, Physical Diagnosis. This is a yearly subject wherein you are going to learn the skill and art of history taking and physical examination. And we cannot overly emphasize the importance of these skills because as a doctor, even if you go to any subspecialty, the skill that you're going to use and very, very important skill is to do a good history and PE. And most of the time, just with the history and PE alone, you can already make a good diagnosis, a good impression. So, at this time, we would like to demonstrate to you how to do your history. And please take note how the doctor should conduct himself or herself in front of the patient, how the flow of the interview goes, and also taking note of the different parts of the history, which are all very important. At this time, and also at this time, even though it's COVID season, and we are viewing this in the comforts of our own homes, since this is demonstration, we are not going to wear any face mask or any face shield. So sit back and hope you enjoy and learn something from this video. Good morning, ma'am. Good morning, Doc. I am Dr. Jan Dueñas. I will be doing your history. So may I know your name, ma'am? Christine Eliasardo. By the way, ma'am, I hope you don't mind that I'll be taking down some notes while we are doing the interview. No, I don't mind. Okay, so how old are you, ma'am, if you don't mind? 55. And then what is your, are you married or single? Yes, I'm married, ma'am. And then, what's your religion? Catholic. No. And your date of birth? December 25. And your place of birth? Quezon province. Okay, and are you presently employed? Are you working? Yes, no, businesswoman. As a businesswoman, okay. And where's your present residence? In Veterans Village, Quezon City. Okay, and how many times have you consulted already? This is my second time. Second time. Okay. And what brought you to now here in the hospital? What are you going to consult? What are you feeling? Doc, sumaspit yung sigmura ko. Any more aside from sumasakit ang sigmura? Medyo nauseated ako, Doc. So, abdominal pain and medyo nauseated ako pag sumasakit. Okay. Between the two, yung pagsakit ng sigmura tsaka nausea or yung parang nasusuka kayo, ano yung more distressing sa'yo that really prompted you to seek consultation? Is it the pagsakit ng sigmura or yung parang nasusuka? Yung pagsakit ng sigmura, Doc. Okay, so it is if I may say, epigastric pain, no? Nandito sa gitna? Yes, Doc. Okay. Kailan to nag-start? Kailan to nag-umpisa, ma'am? Two weeks ago po. 2 weeks? So ngayon, tatanong natin, how are you going to describe yung pagsakit ng sigmura, no? Ano ba yung description mo ng pagsakit ng sigmura? Parang mahapdi? Mahapdi, parang burning. Tinutusok, so burning. Is it on and off or continuous? On and off po. On and off. Tsaka pinagpapawisan ako ng malamig pag sumasakit. Okay. Pagka sumumpong, gano'ng katagal ang sumpong niya? Pag uminom ako, Doc, ng water, warm water, naririnig ng konti. So warm water, it's relief. Yung sakit ba, does it retreat anywhere? Lumilipad ba sa likod? Lumilipad sa puson? Dito, Doc, it goes to my right side. So lumilipad sa right, dito sa taas, sa kanan? Dito lang, pero most of the time sa gitna lang. Okay. So tapos, if you are going to rank it with regards to severity, using yung scale na 0 to 5, 0, walang sakit. 0 to 10, no? 0, walang sakit, 10, pinakamasakit. How would you rate yung sakit? Siguro, Doc, mga 5 lang.
5 over 10, you know? So hindi naman ganoon katindi, tolerable naman siya. Kaya pa naman. Kaya pa naman. Tapos so sabi mo pagka ano nagtitake ka ng mainit na tubig, nawawala na nagiginawa. Usually napapansin mo kailan, ano yung meron bang ikaw na napapansin na nagti-trigger ng pain? Meron bang mga pagkain na pagkakinain mo mas lalo sasakit ang tiyan mo? Doon pag nag-soda ako, nag-soft drinks, tsaka pag maanghang or mataba yung kinain ko, yun yung time na sumasakit yung tiyan. Okay. Now, aside from dito sa pagsakit na sigmura mo, meron ka pa bang ibang nararamdaman, no? Meron ka bang lagnat? Wala daw. Wala naman lagnat. How about yung meron bang problema sa pag-ihi? Wala naman po. Wala naman. How about yung problema sa pagdumi? Wala either din. Constipation or diarrhea? Wala naman po. Wala naman. So, ibig sabihin, epigastric, yung sakit lang ng sigmura at yung parang nasusuka. Yung parang nasusuka, when you say parang nasusuka, hindi naman siya natutuloy na suka. Hindi naman, Doc. Parang nauseated lang talaga. Nauseated lang. And just to clear up things, just to clarify things, ito talaga nag-start 2 weeks ago. Sumasakit na siya before, Doc. Kasi I remember 1 month ago, nagpatingin ako eh because of joint pains. So binigyan ako ng gamot. Sige, mamaya explore natin yan, ha. So 1 month ago, meron kang tinik na medicine, no? Pero sige, mamaya, mas pag-uusapan natin yan. Pero itong mismo na nararamdaman mo pagsakit ng sigmura, talagang it happened 2 weeks ago. Yes. Prior to that, wala kang ibang naramdaman. Yun lang, of course, yung joint pains nung napatingin ka, no? Pero other than that, wala na. Wala na. Itong pagsakit ng sigmura talagang started 2 weeks ago. Mga ganun daw. Okay. Ngayon, itong 2 weeks na naramdaman mo, na aside from umiinom ka ng mainit, meron ka bang ibang meron ka bang pinatignan mo ba yan? Or pumunta ka ba sa isang doctor para to consult that? One week ago, Doc, nagpatingin din ako because of the same. Bakit? Masakit. Bakit ka nagpatingin? Mas tumindi ba yung sakit? From 5, sabi mo 5 over 10? Tumindi ba yung sakit? Naging mas tumindi siya, tsaka mas parang madalas siya. Naging okay. Parang 7 to 8 over 10. Okay. So, saan ka pumunta? Emergency room ba? Ikaw pumunta? Sa isang clinic? Sa isang clinic, Doc. Okay. Tapos, anong ginawa sa'yo dun sa clinic? Na Pina-CBC ako, tsaka urinalysis at saka ultrasound. Okay. And are you aware kung anong mga resulta nito? Normal naman, Doc. Normal naman. Normal naman. Okay. Tapos anong ginawa sa iyo nung nandun ka, aside from dito sa mga laboratory exams, meron bang mga ginawa sa iyo? Meron ba sa'yo binigay ng medicine? Yes, Doc. Una, in-injection lang ako ng Buscopan. Okay. Tapos binigyan ako ng Gaviscon. Tapos binigyan ako ng Risec twice a day. Okay. Gusto niyo makita yung result? Sige, tingnan ko nga. Okay. So binigyan ka ng Risec, which is Omeprazole yan, no? Tapos yung injectable na Buscopan, no? So nung binigay sa'yo yung injectable tsaka pinainom ka ng Gaviscon, narelieve ba yung sakit na sigmura mo? Yes, Doc. Okay. So tapos how long na ininom mo yung Omeprazole? 7 days. 7 days. So, na-relieve naman. Na-relieve naman. Okay. So, ito is 1 week, no? Before, no? So, anong susunod na nangyari after nung 1 week na yon? So, after nung, Doc, parang umuulit ulit eh. Sumasakit na naman. Kaya, nagpa-consult na rin ako sa inyo. Okay. So, in spite na tinitake mo yung Omeprazole, sumusumpong pa rin. Kasi Doc, 1 week lang eh, so tinigil ko na po. Okay. 1 week lang na pininom sa'yo, so tinigil mo na. Tinigil ko na. So, kayo nagpapatingin dahil hindi nawala. Parang pabalik-balik pa rin. Persistent pa rin yung symptoms. No? Okay. Sige. Okay, so punta tayo ngayon sa, may iba pa tayong tatanong, no?
Na nabigyan ba kayo ng bakuna ng bata? Yes, do. Naalala mo kung ano yung mga bakuna na yun? Hindi na. Hindi na. Okay. Pero lately, do. Ito, did you receive any vaccinations lately? Lalo na ngayon, COVID. Meron ba sa'yo mga, meron ba bang mga nireceive na bakuna? Yes, do. Flu vaccine at saka pneumococcal. Okay, so flu vaccine and pneumococcal vaccine. Take on that. Okay. How about ano, nung bata ka, naalala mo ba kung ano yung mga naging sakit mo nung bata ka? Nagkaroon ka ba ng bulutong, tigdas? Yes, Doc. Nagkaroon na ako ng bulutong. Tigdas. Anong naalala mo kung anong year? Mga 10 years old ako. 10 years old ka. Okay. Tapos yung how tigdas? About yung tigdas? Siguro mga, hindi ko alam, Doc. Mga 8 years old siguro, Doc. Okay. Beke? Beke, yes. High school, Doc. So nagkaroon ka lahat naman. Meat mumps, tsaka measles, tsaka chicken pox, no? Okay, tapos as an adult, no? Ito, nagka-ano na kayo, meron ba kayo ibang mga naging sakit, no? Ito, balikan natin yung minention mo kanina na sabi mo na 1 month ago, nagpa-consulta ka dahil sumasakit yung mga joints mo. Okay. Saan ka nagpatingin yan? Sa isang hospital. Naalala mo ba kung anong binanggit nila na anong problema mo? Sabi nila meron akong gouty arthritis. Okay. So binigyan ako ng Celebrex. Okay. Ilang beses na ininom yan? Twice a day, Doc, for 5 days. 200 or 400 milligrams? 200. 200 milligrams. Tapos, gano'ng katagal sa'yo pininom yan? 5 days lang daw. So, 5 days na. Kamusta yung, So, sinabi sa'yo may gout, no? Gout. Mm-hmm. Ilang days mo ininom? 5 days. Narelieve naman yung pain? Narelieve daw, pero pag umuulit from time to time, umiinom pa rin ako. Twice a day, pero hindi na 5 days. Kung kailan lang sumakit. Okay. So, madalas mo bang ininom? Madalas sumakit ng medyo sumukong? Medyo daw. Okay. So, gout, no? Tapos, meron ka bang ibang mga previous na na-hospital ka? Previous na mga operasyon? Yes, Doc. Noong at the age of 23, na-tonsillectomy ako. Okay. Tapos, na-CS ako, Doc. 3 times, yes. Any history of accidents, trauma? Wala po. Wala naman. Any history of blood transfusion, nasalinan ka ba for whatever reason? Wala rin, Do. Wala naman. Do you have any allergies to food and drugs? Wala naman, Do. Wala. Sa mga pagkain, mga shrimps, crabs, wala? Wala. Okay. Buti na lang, no? Favorite ko yan. Favorite mo yan. Okay. So, walang allergies pati sa mga gamot, wala? Wala, Do. Okay. So, punta naman tayo ngayon sa let's talk about your family, no? So, ilang taon ng father mo? Wala na, Doc. So he died already. At what age did he 75. Die? 75. And are you aware what's the cause of death? Is heart attack. Cause of death? Heart attack. Due to heart attack. And how about your mom? How about your mother? Is wala, she still alive? Wala na rin siya. At what age did she die? 68. And what's the cause of death? Renal failure. So meron talaga kayong history ng renal failure. No? How about, how many are you in the family? Your siblings, how many siblings do you have? I have 3 siblings. I'm the 4th. So you are the youngest. So you have how many brother? One brother. And two sisters. No? So you are 4 in the family and you are the youngest. So what's the health status of each of your siblings? My brother just died. Okay. A few months ago. And what's the reason of his death? COVID. So, isa pala siyang naging victims ng COVID, no? Nakakalungkot, yes, no? Yes, so, I could imagine that you were not able to be with him during the time that he was sick, no? Mm-hmm. And siguro, what I know is, usually nakikita mo na sila, nakarelate na sila, na naka-earn. So, condolence po. Thank you, it's really very sad to know. No?
So, okay, so let me also ask you other diseases that are related to family, or family history. Do you have any history of hypertension? Yes, my father is hypertension. So, your father's and hypertension. My brother too. Your brother is hypertension. How about diabetes? My uncle, mother's side. Mother's side. Heart disease? Your father? My father. Died of heart disease. How about cancer? None. Any exposure to TB? Sa mahinang baga? Meron bang miyembro ng pamilya na mahinang baga? Wala po. Wala naman. Okay. Okay. So, proceed tayo ngayon. So, sabi mo, you are married, no? So, how many children do you have? I have three. You have three children. What is the health status of your husband? She's diabetic and hypertensive. And how about your children? Healthy. Okay. So what is your educational attainment? College. And if I remember right, sabi mo ang iyong work is you are a business businesswoman. Yes. Okay. So how are you doing with your business during these COVID times? So-so do. Okay. So ano naman yan? Makakaraos rin tayo, di ba? Okay, so and i-ano natin ngayon, describe natin yung living conditions. No? So, yung house nyo, is it bungalow or dalawang floors, ilang floor? Bungalow. And what is the make of your house? Is it concrete? Semi-concrete, so concrete. And okay naman ang ventilation? Yes, doctor. How many windows ang bahay? Plenty, doctor. Plenty of windows. No? Tapos, how many people are living inside the house? Six. So, a total of six. No? Your family and? And one kasambahay. Isang kasambahay. Okay. Tapos, where is your house located? Is it in an urban area? Is it near a factory? Is it near a squatters area? Near a... is it in a residential area? Yes, Doc. It's residential. So, residential area. Yung bahay. Okay. Okay. Tapos, where do you get your water supply from? Maynila. And do you use that yung from coming from the tap? Do you use it for drinking? And we have a filter, alkaline water. Alkaline water. Okay. How about garbage collection? How often is the garbage collected in your area? Three times a week. And then we segregate. Okay. How about yung toilet facility nyo? Is it flush type? Is it dibuhos? Flush type. So flush type. So automatic. That last time, no? Yes. Okay. Okay, so, do you smoke? No. Never? Not at all. Okay, how about alcohol drinking? Not at all. Not even occasional. Occasional is so seldom, once in a blue moon. So, almost okay. Not at all. Okay, that's good. Do you have any food preferences? Seafoods. Buti na lang hindi ka allergy sa seafood. Yes. Okay, tapos how many hours of sleep? 6 to 7 hours of sleep. Do you drink coffee? Yes. How many cups per day? One cup. Not okay. Even every day. And then what do you do during your during leisure hours, during your spare time? What do you usually do? Are you fond of watching TV, watching K-drama, or internet surfing, or do you have any sports, any hobbies? Reading. Okay. Ito medyo sensitive, no? Do you have any history of drug intake, yung prohibited drugs? Ano do? Wala naman. Okay, I think okay, let's talk about naman yung history mo sa OBGYN history. So at what age did you have your menarche? 10 years old. Wow, very young, huh? 10 years old. And then how many days?
5 days lang. 5 days. And how do you describe the flow? Is it heavy flow, moderate flow? Moderate flow. Wala na akong lens. Yeah. Oh, pero gusto lang natin tanong yung about your menarche, yung first time na naka-mens ka, no? How many pads do you usually use? In a day, siguro mga 3 hanggang 4. Tapos, yung succeeding menses mo, regular naman? Regular, every month. If, anong cycle mo? How many day cycle? 28 to 30 days. Tapos, let's talk about yung, ano mo, yung, how many times have you became pregnant? 4 times daw. Meron akong isang blighted ovum. So, yung four pregnancies. Four pregnancies. Yung tapos, una, ilang beses ka nanganak? Tatlo. Tatlo. CS. Tapos, CS. Yung tatlo ba na yun, full term ba yun? Yes. Or merong premature? All full term. All full term. So, no premature. Any abortion? No, no. Tapos, yung tatlo, they are living, no? Sabi yes. mo, tatlo yung anak. Okay. Tapos, medyo, ano natin, no? Tatanungin natin isa-isa bawat pregnancy, no? So, itong unang pregnancy mo, unang delivery, ano siya, lalaki, babae? Babae, Dok. Babae, tapos by? Lalaki, tapos babae. So, babae, lalaki, babae. Yes. Tapos, how were they delivered? By cesarean section. By cesarean. Tapos, by who attended? So, if it's cesarean, so ano, doctor, the obstetrician? Yeah, OB. OB, no? Okay, tapos, were there any complications? Wala naman. Wala naman complications during delivery. So, okay naman ang lahat ng ano, no? Okay. Tapos, any other problems with regards to, ano? So, sabi mo, you already are menopause, no? So, at what age did you have your menopause? Mga 50, Dok. 50? So, did you have had any menopausal symptoms? Hot flashes. Hot flashes. Mood swings. Mood swings, yes. Okay. Tapos, any other problems with regards to sa pagkababae? Meron ka bang history ng mga ibang anong tawag dito? Tubal ligation or whatever? Yes. I was ligated. You were ligated. Okay. And ano to? After? After the last pregnancy? Okay. After the last delivery? Okay. Okay, so almost finished na tayo, no? I just would like to run through some symptoms, no? Gusto natin ma-check, baka meron tayong na-miss, no? So, kanina tinanong ka na, no? Wala namang fever, no? Wala. Do you have any easy fatigability, yung madaling mahapo? Lately lang, Dok, kasi wala ko exercise masyado. Okay, any change in your weight, whether loss of weight or gain in weight? I gained weight during ECQ. Yes, of course. No? Lahat naman who didn't gain weight, no? Panghihina? Wala naman. Wala naman. Sa balat, mayroon bang pangangati, itchiness? Wala naman. Yung sobrang dryness, excessive dryness? Wala. Any change in the color of your skin? Either nagkaroon ng hyperpigmentation or hypopigmentation? Wala. Wala naman. Okay. Sakit ng ulo? Pag sumasakit ang tiyan ko, minsan doon. Sumasakit ng ulo. Dizziness? Wala naman. Wala naman. Nawala ng malay? Wala. Blurring of vision? Wala. Wala naman. Double vision? Wala. Okay, sakit sa mata? I wear glasses. You wear eyeglasses. Any hearing loss? Wala po. Wala pinag-problema sa pandinig? Ear discharge, may lumalabas sa tenga, okay. Pagbabara ng ilong? Wala naman. Wala naman. Epistaxis, yung paglabas ng pagdudugo ng ilong? Wala po. Wala naman. Pamamaos? Wala rin po. Sore throat? Wala. Okay. Okay, wala ka bang napapansin na or any discharge sa breast? Or meron ka bang bukol na nararamdaman sa breast? Wala po. Wala naman. Okay. So, ito ginagawa natin just to review some symptoms na maaaring na-miss natin. No? So, hirap sa paghinga. Wala naman po. Hemoptysis or yung nagdura ng dugo. Wala naman po. Hubo.
Ngayon, sa ngayon, wala. Sa ngayon, wala naman. Well, we are talking about ito ha, from the time na, ng symptom ng, ano mo, ng 2 weeks. Easing, yung parang sumisipot sa paghinga. Wala po. Lema? Wala. Wala naman. Okay. Pagsakit ng dibdib? Wala po. Palpitation, wala. Yung malakas na kabog ng dibdib? Pag natutulog ka, meron bang time na parang nakakaramdam, nararamdaman mo, parang ka nalulunod? Wala naman. Wala naman. Yung nagigising ka sa gabi na parang hinahabol mo, hininga mo? Wala rin po daw. Okay. Tapos, yung gana mo sa pagkain, kamusta yung gana mo sa pagkain? Magana naman. Magana naman. So, wala kang loss of appetite. Wala. Pag sakit ng tiyan? Yun nga, Dok. Yun kaya... yun. Oh, nga pala. Oh, nga pala. Masakit yung tiyan. Okay. So, easy for me to forget. Hirap sa paglunok? Wala naman, Dok. Okay. Tapos sabi mo kanina, walang diarrhea, walang constipation, no? Pagdudugo sa... Wala po. Sa baba, yung dumudumi ng may dugo? Wala po. Wala naman. Almoranas? Wala po. Okay. Sakit sa pag-ihi? Wala po. Wala naman. Okay. Yung dugo sa may dugo, ang pag-ihi? Wala rin po. Okay. Nocturia o pag-ihi sa gabi? Wala rin po. Yung walang control sa pag-ihi? Wala po. Wala. Yung pangangati ng puwerta? Wala po. Okay. Discharge sa puwerta? Wala. Wala naman. Okay. Tapos manas? May manas ba? Wala po. Okay. Yung pamamaga ng mga joints? Hindi naman namamaga. Sumasakit lang doon. Sumasakit lang. Yan yung sinabi mo kanina na may time na sumasakit ng joints mo. By the way, yung mga joints mo saan sumasakit? Sa tuhod? Sa tuhod. Tsaka... sa mga kamay? Okay. Likod wala? Pagsakit ng likod? Pag minsan to, masakit. Okay. Numbness? Wala naman. Wala naman. Okay. Meron ka bang pagkakataon na nawala ng malay? Wala to. Seizures, yung wala akong seizure. Epilepsy. Okay. Okay, walang problema sa memory, loss of memory. Okay. Maganda pa. Okay. Tapos bleeding tendency, yung madali ka bang yung bang konti, pagka nagtutoothbrush ka, nagdudugo ka agad? Wala do. Wala naman. Yung madali ka magkapasa, yung mabunggo pa lang ng konti, nakakapasa na? Hindi. Wala naman. Pagdudugo sa ilong, sabi mo, wala naman. Okay, how about yung malakas pagpawisan? Hindi naman do. Pag maginhawa naman, okay lang. Pag mainit lang. Okay, yung parang laging nauuhaw, parang uhaw ka ng gusto mo, ilang pa lang inom? Sakto lang do. Sakto lang. Yung madali kang gutumin? Hindi naman po. Hindi naman. Okay. Tapos, okay naman yung... So hindi masyadong inom ng inom, tsaka wala naman masyado yung parang lagi kang parang uhaw? Hindi. Wala po. Okay. Okay. How about... ngayon na may COVID, wala ka naman ng mga anxiety, yung parang sobrang pag-iisip, depression. Wala naman, Dok. Nakaka-cope naman. Nakaka-cope naman. Okay? Okay, so that ends our history. So, thank you for your time. So, mamaya po, i-examine naman natin. Gagawa naman po tayo ng physical examination. Okay, Dok. So, thank you po for allowing me to make this history. You're welcome, Dok. Thank you.